Habang nag-scroll ako dito sa Facebook, napanood ko ang Diwata Fried Chicken at ganito ang naging reaction ko. Wow! Naglalaway na ako dyan. Ang sarap ng Diwata Fried Chicken dito sa video na napanood ko. Napaisip tuloy ako kasi malayo kay Diwata eh. Bakit ako pupunta dun at pipila ng napakatagal? Eh pwede naman ako bumili nun. Natatakam ako sa Diwata Fried Chicken pero ayoko pumila ng napakatagal. Kaya dapat matalino ka rin talaga mag-isip kung ano yung mga dapat gawin para ma-solve yung cravings mo. Ayan, naglalakad na ako. Bibili ako ng fried chicken muna. Syempre, very good. Tatawid na ako dito. Eto na, bibili na ako ng fried chicken. Syempre, malaki yung fried chicken na bibilhin natin kasi malaki yung kay Diwata, di ba? Very good. Pareho lang yan. Manok rin yan. Ganun rin naman yan. Ayan, bibili na tayo. 50 pesos ito. Ayan, ganyang kalaki. 50 pesos. Yung maliit naman, 15 pesos. Ayan, di ba? Very good. Ayan. Naglalakad na ako para maghanap ng pares na kakainin pero yung brief ko naipit. Ayan, naipit. Kaya dinukot ko muna doon. Ayan. Yan si Kuya Albert. Ayan. Bibili tayo ng dalawang kanin halagang 15 sa bali 30 yun, tapos manghihingi lang tayo ng sabaw. Bali 80 pesos na yung kanin, dalawa tsaka ulam. Kahit only rice yung ino-offer ni Diwata, di mo naman makakain na sobrang dami yun. Dalawa lang din naman makakain kung rice doon. Okay na to, di ba? Very good. Yung soft drinks naman, bibili na lang natin doon sa tawid. Nilagyan ko na rin ang mga pampasarap itong pares. Ayun, tignan nyo mabuti. At syempre, lalagyan rin natin ang bawang, spring onions, at syempre yung chili sauce. Ayan, marami pa yan. Kalamansi, toyo, kapag tinutoyo yung mga babae, ganyan na ganyan rin, di ba? Very good. Syempre, dapat pang malakasan yung pares natin. Maanghang talaga dapat kasi mahilig talaga ako sa maanghang. So, kung bibigyan nyo ako, papadala nyo ako ng mga pagkain, yung mga spicy food naman, di ba? Very good. Hindi po si James Reed yung nakikita nyo. Ako lang po yan nung tumawid ako para bumili ng soft drinks, di ba? Hindi po si James Reed yan. Ako lang yan. Ako lang po yan. Ayan na yung pares natin, no? Diwata Fried Chicken. Ayan yung pares natin. Ang dami nating condiments dyan. Ayan, ang laki na manok natin, di ba? Yan yung ano natin, yung nag-video sa atin. Pamangkin ko yan. Binilhan ko rin ng pagkain yun, di ba? Kakain ako. Ayan. Kakagatin ko na yung fried chicken. Malaki yung fried chicken. 50 pesos yan. At 30 pesos naman sa dalawang kanin. Yung sabaw, hiningi lang natin. Ang buraot lang tayo ng sabaw para makatipid. At syempre, yung mga condiments dyan. Spring onions, bawang, chicharon, toyo, kalamansi, Norlic liquid seasoning. At kung ano-ano pa, libre lang natin binuraot yan dito kay Kuya Albert. Masarap talaga yung mga timpla nila dito. Kahit hindi ito yung literal na Diwata Fried Chicken, masarap pa rin talaga. Tingnan nyo yung kain ko. Hindi naman ako mapapakain ng ganyan kung hindi masarap, di ba? Very good. Inom na rin tayo ng soft drinks. 12 pesos naman yung soft drinks. So 92 pesos yung total amount na ginastos natin para makopya ang Diwata Fried Chicken. 50 pesos dun sa manok, 30 pesos sa kanin, at syempre 12 pesos naman doon para sa soft drinks, di ba? Yung sabaw, binuraot lang natin, at syempre yung mga condiments dyan, at syempre yun na yun, ganyan rin yung Diwata Fried Chicken, ganun rin yan, pares at saka manok lang din yun, di ba? Very good. Ayan, masarap talaga, sulit talaga, di ba? Yung cravings natin na satisfied na, kakanood-nood natin sa Facebook ng mga reels, nagutom tayo. Kaya kapag nagutom tayo, dapat kumain tayo. Huwag natin tipirin yung sarili natin. Paubos na, ayan, paubos na yung kinakain ko dito, di ba? Yan, very good, very good. Masarap kasi talaga. Nag-uusap kami dito ni Kuya Albert, siya kasi yung may-ari ng Parisan. Tinuturuan niya ako kung paano mambabae, pero hindi ko talaga magagawa. Kaya umuoo lang ako sa kanya, pero hindi ko talaga kaya mambabae kasi sobrang loyal ko kahit wala akong jowa. Ganun lang yung mga pinag-uusapan namin dito paulit-ulit. Puro babae yung gusto niyang pag-usapan, pero ako ayoko yung pag-usapan kasi hindi ako interesado. Ayan, ubos na talaga, pati buto kinakain ko. Ayan, masarap talaga, sulit na sulit yung Diwata Fried Chicken na binili lang natin malapit dito. Ayan, di ba? Very good. Yan si Kuya Albert. Salamat Kuya Albert sa kanin at saka sa sabaw. Sa video
videong ito kasi guys, pinakita ko sa inyo na hindi nyo kinakailangan bumiyahe ng malayo at pumila ng napakatagal, mga 3 oras, bago makakain ng Diwata Fried Chicken. Yung life hack na yun, gayahin nyo at matitikman nyo ang Diwata Fried Chicken.